Yo, what is up mga Lodi? So ayan, nagbabalik tayo mga Lods. So ang topic natin ngayon pag-uusapan natin kung sulit ba ang shift assist na accessory para sa Trident. Pero ang sagot sa tanong na yan mga Lods, kung sulit ba or worth it ba, sulit na sulit yung sagot mga Lods. Dahil unang-una, syempre may mga reason bakit ko nasabing sulit siya. Kasi na ride-by-wire na ang Triumph Trident 660. So ibig sabihin, nakabang na talaga siyang ma-installan ng auto blip tsaka quick shifter na shift assist yung tawag dun sa accessory na nilagay. So yun yung unang rason bakit siya sulit. Kasi ride by wire na siya di ba? Ibig sabihin parang tinanggal lang ng Triumph yung feature na quick shift auto blip para bumaba yung presyo ng motor na to. Kasi medyo pricey din, pero kayang-kaya naman pag nakabili ka ng bike na ganito, baliwala na lang yung mga accessories na ganun. As long as masusulit mo kasi. Parang ito sulit talaga. So, 'yun ang unang rason para ma-maximize mo yung power tsaka performance ng Trident. So, pangalawa, itong Trident kasi bilis mag-limit RPM niya, mabilis ma-full. Kumbaga dapat mag-shift ka ng shift. Gets nyo yung maya nag-shift ka na naman ganun. Hindi tulad kasi ng mga superbikes na na mataas ang RPM, ito mababa yung RPM. Lalo pag nasa second gear, sabi na natin first gear, second gear, tsaka third gear. Yan. Ano yan? Dire-diretso yan. Magsishift ka ng magsishift. Kasi mababa nga RPM. Nasa 10,000 point something lang to. 10,250 siguro yun. To be exact. Kaya sulit kasi yun nga. Para hindi ka na clutch ng clutch kasi kada downshift mo tapos mag-shift ka ulit, 'di ba? Minsan nakakatamad din, lalo kung nakatry na kayo talaga ng mga may quick shift tsaka auto blip na motor. Hanap-hanapin na kasi. Parang ako hinahanap ko rin talaga. Yun yung pangalawang rason bakit sulit siya. Tapos tong pangatlo, mas gumanda yung shifting. Yung ibig kong sabihin kasi downshift tayo. Ayun ang lambot. Pag may clutch, maririnig mo pa tak na ganun, tutunog talaga pati pag upshift. Di ba kung naririnig sa camera, kasi maingay din tong tambutso ng motor. Pero pag naka-quick shift, malambot yung shifting. Mas malambot pa siya kaysa sa mag-clutch. Tapos mas madali siyang ikambyo. Yun yung isang sulit pa dito talaga. Yun yung sample din. Ang smooth ng shifting. Ibig sabihin maganda. Talagang design siya for quick shifting tsaka auto blip. Kung mapapansin nyo kasi, diba yung iba may quick shift siya pero wala siyang auto blip. Ibig sabihin nun hindi siya naka ride by wire.
Pero ito, ano, 5,000 RPM. Oh, downshift. Yan. Ganda. Sulit na sulit. Kaya nasabi kong sulit na sulit. Dahil marami talaga siyang ano eh. Kumbaga ma-excite ka na ma-enjoy kang gamitin siya. Yun yung pangatlo. So yung pangapat naman na rason bakit sulit din siya, kapag ano, dahil may slipper clutch yung Trident 660. So kada downshift mo, di ba, mas sulit gamitin yung shift, ano ba tawag dun, slipper clutch. Mas sulit siya sa auto blip kasi mas magandang gamitin ng auto blip pag nagda downshift. Tulad nito. Ayan, oh. Oh. Hindi ko paramdam yung, wala siya yung naglalak sa rear wheel, di ba? Ganun kasi pag hindi slipper clutch, naglalak. Sulit. Sulit yung slipper clutch, ma-maximize din yung ano niya, yung feature na yon. Tapos ang nakikita kong yung huli, lima lang kasi parang naisip kong bakit sulit to eh. Yung pang lima, ano siya, sulit siya pag naka-exhaust ka na din. Kasi alam naman natin na pag naka-exhaust ang isang big bike tapos may auto blip siya, quick shifter, napakaganda tumunog. Ayan, oh. Diba? Maganda siya. Lalo kung sa personal, maano yung marinig lang sa personal. Sa video nga, maganda na eh. Sa personal pa kaya. Yun, maganda. Malungpupugi, lalo sa tunog, yung bike nyo. Yun ang panglimang rason na bakit ko nasabing sulit siya para sa akin. Tapos ang tanong pa, worth it ba siya sa price niya? Kasi medyo pricey siya. Pero ang tanong, worth it din ba yung price? Siyempre, worth it na worth it yun. Kasi technology na kasi ngayon eh. Hindi naman pwedeng ikaw lang mag-install nito na sarili mo lang. Kailangan sa kasa kasi meron silang software na i-download. Ilalagay sa computer box ng motor para mag-match sila nung shift assist para gumana siya. Tsaka maganda dito, worth it kasi 2 years warranty siya. Kaya mahababang panahon din yon, mahababang ano yon, bago. Kasi pag na defect siya, papalitan agad ng bago yan. Brand new agad yung ipapalit. Kaya sulit din kasi matagal na yung 2 years eh para sa warranty. Kasi minsan din natin alam yung depende sa gumagamit din, depende rin sa talaga sa nabili natin kung may defect talaga. Hindi yan natin masasabi kasi depende pa rin sa rider kung paano gamitin, kung lagi ba, ganun. Pero sa case ko, siguro sana tumagal. Hindi ko pa kasi masasabi kung sulit na ano kasi, na matagal na siya. Kasi bago pa lang sa akin eh. Pero yung mga sinabi ko ngayon, sulit na sulit siya kasi maganda yung nadagdag sa performance ng bike. Tapos gumanda pa yung shifting. Yun, gumanda yung performance. Kaya masasabi ko talaga na sulit. Kasi ito talaga yung gusto ko rin. May quick shift tsaka auto blip para mas ma-enjoy natin yung riding experience natin. Kasi yun na nga, lahat naman ng mga bagong motor ngayon halos high-tech na rin.
Eh, ang Trident, hindi naman nalalayo ang mga Triumph. So, yun lang. Share ko lang sa inyo kung bakit sulit at worth it bilhin itong shift assist for Trident 660. So, para sa akin sulit. Hindi ko lang alam sa iba, pero okay din naman kahit wala. Kasi hindi naman ano eh. Hindi naman sa pilitan 'to. Hindi ko naman sinasabi bumili kayo. Nasa sa inyo pa din 'yan. Pero sa huli kayo pa din ang magde-decide kung bibili kayo. Pero sa akin sulit siya. So yun lang, share ko lang mga lodi. Salamat sa panonood. Ride safe always. And